Showbiz fanatics, Alden Richards, pinag-alala ang ilang mga netizen patungkol sa bidyong kanyang inilabas kung saan nagkaroon ng aksidente sa kanyang pagmomotor. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo mag-umpisa sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, dahil nag-upload na tayo kani-kanina lang patungkol po dito sa issue na ito, dahil meron po mga interview na inilalabas muli ang mga netizen patungkol sa tila baga nagmamatch na mga statement nitong si Catherine Bernardo and Alden Richards, na tila baga pinapasaringan or pinupuntirya si Daniel Padilla. At dahil dyan, kung hindi nyo pa po napanood ang buong video na yan, panoorin nyo yan sa ating updates after this. And now, let's talk about our topic for today's video. Dahil po si Alden Richards, after po niya na mag-trending sa kanya pong sa Miss Universe Philippines kagabi, kung saan tinanghal na nga po kung sino po ang lalaban sa Miss Universe 2024. And sinasabi po ng ilang mga producers, writers, and mga production staff po ng Hello Love Again, minamadali na daw di umanong schedule ni Alden Richards ngayong taong ito, dahil talagang nakaschedule na po sila this coming August. August, September, October, November. It's been 3 months. 3 months in the making po yung kanilang movie. And alam natin, sobrang punong-puno po yung schedule ni Alden Richards this year. And ganun din po si Miss Catherine, kaya kung mapapansin ninyo, pagkatapos po ng interview, lilipad po ng ibang bansa para po sa isang mga projects and endorsement na meron po sila. Ganun po kasi sila in demand ngayon. So dahil dito, minamadali na po talaga, dahil kailangan pong umabot sila dun sa timeline na ibinigay po nila sa ABS-CBN at sa GMA. Kaya naman sobrang pressured ngayon si Alden Richards rather, and Miss Catherine Bernardo. Pero mas nakakatuwa din talagang masasabi mo na talagang nasa puso ni Alden Richards yung mga pangyayaring ito, dahil sabi niya, isa daw ito sa mga dreams na nagkatotoo, no, after 5 years na kanyang paghihintay. Ibig sabihin, talagang hindi nawala sa puso ni Alden Richards that one day is gagawin nga nila yung sequel. So, meron pong mga fans na nagbabanta. Sinasabi nilang magpa-flop daw yung movie na ito dahil hindi raw susuportahan ng mga Katniel fans. So, let's see na lang. Let's wait and see, ano. Kasi parang ito po yung isang malaking pressure para po kay Alden at kay Miss Catherine, na dapat mas malagpasan pa nila yung naabot po nila nung kanilang unang movie na Hello Love Goodbye. Pero syempre, very honored and happy naman ang isang Alden at Catherine, dahil pinagbigyan po sila para rito. Pero ito na nga, no, yung ating topic for today's video. Dahil itong si Alden Richards po ay nagpost mismo sa kanyang Instagram account, verified account, na tila baga isang video clip na tumalasik po siya habang nakasakay sa isang motor. Ayan. Pero ito po pala ay isa sa mga endorsement at advertisement na ginawa niya, kasi usong-uso po talaga 'yan, lalo na po sa TikTok, 'di ba? Parang gagawa ka ng isang stunt na parang magkakaroon ng matindihang transition. So dahil dito, pinag-alala ni Alden Richards ang ilang mga netizen dun sa video na kanyang inilabas. Ang akala po ng ilang mga netizen, totoo na po yung video na napanood nila, kasi talagang very smooth ang transition. Narito ang ilang mga reaksyon sa kanyang Instagram. Si I Love Kay, si Kay po na kanilang kaibigan na kasama nila, nag-react even po sa Bibo Philippines official team yap. Si Miko Del Rosario, si Christine Roses, tapos si Mr. Nico Manalo, Mr. Bisa, at ang ilang mga fans po ni Mr. Alden Richards, talagang nabigla dito. At ang dami po, almost ilang hours pa lang po niyang ipinost yung video, nagkamit na ito ng 710,000
na views, no, in just how many hours pa lang na ipinost. Pero nagpaliwanag naman po si Alden. Sabi niya, oops, relax guys, okay lang ako sa trabaho, hataw mode ang isip, brain at katawan, basta't naka-sting Lodica energy, hataw mode sa sting, hashtag hataw sa galaw. Kaya naman sobrang tawang-tawa rin si Miss Kay, kasi nga nakakabigla nga naman, nakala mo si Alden Richards talaga. So anyway, sana hindi niyo po kayo pinag-alala, no. Magbasa tayo ng mga komento ninyo sa Facebook page natin. Sabi po ni Ma'am si Alma Tagle, basta ako happy ako at napapanood ko na ulit ang Kat din. Iba talagang sikat, ang daming naiinggit. Hinay-hinay lang sa mga naiinggit. Mainit ang panahon, kaya baka ma-stroke. Sabi naman ni Johnson Villanueva, daming alam, pakasan na lang kayo para matapos na ay na, habi niya. So yun naman po yung kanyang komento patungkol dito. Kasi alam niyo po, kapag po binisita niyo yung Facebook page ko, ang dami po talaga mga bashers po doon ng Kat din, no? Sabi ko nga, lagi ko pong pinapaalala sa mga viewers natin, kung hindi niyo rin naman talaga kayang suportahan, huwag niyo na lang i-bash, huwag niyo na lang siraan, di ba? Sabi naman ni Ma'am si Elma Nipes, in fairness po, ang ganda ng teaser ng HLA, pinag-isipan. True. Diba? Sabi naman ni Albibio Love Kappa, magkuya, magkabarkada, good luck movie nyo, pakiligin mga Bo fans. O, diba? Isa yan. Sabi ni Maria Fe Behasa, bakit? Ano na naman yan? Sabi ni Ma'am si Brenda, love team lang yan, not in real life. Ayan. So, ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. So, iba-iba talaga yung reaksyon ng tao. Merong sumusuporta, meron din namang hindi. Sabi ni Ma'am si Elena Cruz, hay nako, basta para sa akin bagay sila ni Kat at Alden. Hindi ako fans nila, pero mahanga ako sa kanila, mababait sila. Sabi ni Ma'am Shimalu, syempre kailangan kumita ang movie, kaya kailangan kung wari may something sa kanila. It's showbiz world, dapat alam na ng mga tao yan. Sabi naman ni Leonora Saluaga, kung ano man meron at namamagitan kina Kat at Alden sa kanila na yun. Yan. So ganito sila magsagutan, as in mas malala pa po yung mga bardagulan nila pag pinuntahan nyo po yung Facebook page. At kapag ang topic, it's about Kat din, Alden Richards and Catherine, talagang may mga basagan talaga doon. Example lang po yan, talagang kapag may nagsalita ng agin sa Kat din, may sasagot talaga. So ganun po katindi. Kaya sa mga comment section, umaabot ng ilan libo yung mga nagko-comment dun po sa ating Facebook page. Hindi ko po alam bakit. Syempre, kanya-kanya naman tayo ng opinion, kanya-kanya tayo ng saloobin patungkol sa mga bagay na yan. Di natin sila masisisi kung yun talaga yung opinion nila. Sabi ni Ma'am si Rosie Cam, wait and see the future if God's will, be it mabuting taong Kat din. Praying is the power, is powerful for them. Ma'am si Elvira Rivera David, pagkatapos ng movie niyan, iba na naman ang gimmick nila. Sa huli, niloloko lang ang mga tagahanga nila. Yun, ito naman po yung isa ng mga komento ni Ma'am si Elvira. So, kayo na po ang humusga, no? Mag-comment lang kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV.